Okay, so for today, we will discuss or we will continue discussing the psychological perspective of the self. Kay ano na tayo kay Jung, no? Si Carl Jung. Hindi mo nilagay dito yung pangalan niya, no? So si Carl Jung, sabi niya the self as the central archetype. So before natin i-define kung ano muna yung archetype, i-review muna natin. Although na-discuss ko na ito nung last meeting, pero i-review natin kung ano ba yung theory ni Carl Jung. No? So Carl Jung suggested that the psyche continues to develop throughout life, but the psyche start to show a definite form and content during adolescence. And so alam naman natin yan, di ba? Parang hindi naman tumitigil yung pagde-develop natin sa self, even in adulthood. Nagko-continue yan. But nagkakaroon lang tayo ng firm grasp or kahit man, hindi naman firm grasp kasi pag adolescent ka, hindi naman firm yung grasp mo sa identity mo. More like parang nagkakaroon ka na ng idea that you have this self, di ba? As suppose nung bata ka, kasi nung bata ka feeling mo, the world is revolving around you. Feeling natin parang lahat ng gusto natin pwede natin makuha dahil nandiyan yung mga magulang natin and so on. Pero pag adolescent na, parang we start asserting our own self, our own identity kasi nagkakaroon na tayo ng idea na meron din tayong self, di ba? So, nagkakaroon siya ng definite forms adolescent and actually sabi ni Carl yung nagiging, di naman perfect, pero mas nagiging well-develop yung ano natin, yung self natin as we grow old sa middle adulthood tapos hanggang old age. So Jung conceived that the structure of personality as a complex network of interacting system that strive toward harmony. So the main systems are ego, personal unconscious, and collective unconscious. So ano yung mga to? So si ego, parehas to ng ego ni ano ni Freud, no? It is the conscious part, the part of the psyche that includes perceptions, thoughts, feelings, and memories that may enter consciousness. So it is through ego that we establish sense of stability. So ego literally means I. So this is the part of ourself that is aware, that that has a connection with reality, and ito basically yung identity natin on the surface. Ito yung parang manifestation ng lahat ng ano natin, ng mga experiences natin sa buhay natin. So the personal unconscious on the other hand is includes the repressed and forgotten experiences. So this is the same with Freud's concept of unconscious, if you remember. Parang dito natin nilalagay yung mga experiences na ayaw na nating alalahanin, di ba? Parang masyado silang masakit kasi nga masakit. So ayaw mong alalahanin, anong gagawin mo? Di ba, baon mo sa baol, di ba? And not all experiences na binabaon natin are traumatic. Some are just not important. No? And meron din, pero majority ng mga laman ng unconscious natin, sabi nila, are very traumatic. Kaya pinipili na lang natin kalimutan, di ba? And then, the collective unconscious is consists of the fundamental elements of the human psyche that includes experiences all humans share or in common. So ito yung sinasabi ko na nung last week na ang pinagkaiba nila ni Jung, ang pinagkaiba nila ni Freud, I mean, is that meron tayong collective unconscious, sabi ni Jung. So the collective unconscious is the kasama yung unconscious ng mga ancestors natin. Some people are very confused about this. Yung parang, paano natin makukuha yung experiences ng ancestors natin? Eh, patay na sila. Hindi man natin sila nakita, hindi naman natin sila nakasalamuha. So, bakit, anong pinagsasabi ni Jung na alam natin yung experiences ng ibang tao na nabuhay many years ago or even yung mga many kilometers away from you? Eh, parang may shared experiences daw kayo. And then I explained, or meron naman siyang somehow na basis kasi nga sa mga hayop, di ba? Hindi naman yung mga, kunyari, yung mga migratory birds, hindi naman sila tinuruan ng mga magulang nila, or kumbaga, hindi naman, wala naman nagkaroon ng orientation, di ba? Kung paano magmamigrate, saan magmamigrate. O kaya naman, yung mas, ano, mas accurate is yung mga pagong, di ba? So yung mga pagong kapag kahatch nila sa ano nila, sa egg nila,
pupunta sila agad sa source ng ilaw, may nagturo ba sa kanila noon? Wala. Diba? Kasi kakapanganak lang, sino magtuturo sa kanila, diba? Wala namang ano dyan, wala namang crash course or lecture series para turuan na pumunta sila kung nasan yung source ng ilaw. So, yung mga yon, yung kanilang instinct, no, yung kanilang mga sabihin na nating mga phantom memories na dapat nilang gawin yon, eh nanggaling yon sa kanilang mga ancestors through their genes. So sa mga genes natin, eh pwedeng kumbaga pwede siyang ma-record, no? Of course, yung record na yon is not a literal record, but ini-imply na yung genetic materials natin can transfer other informations information like yung mga instinct na yon. So sa mga tao, yung instinct natin mas more complex sila, so hindi instinct yung tawag, ang tawag is mga archetypes, pero mamaya na yon. So yung mga experiences na mga nauna sa atin is parang napapass down sa atin as we multiply across the world, di ba? So yung mga experiences nila is somehow na-recognize natin. And my example naman sa lesson natin is yung motherhood, no? Yung sense of being, yung motherly instinct na tinatawag. Kahit hindi pa naging parent yung isang babae, pag nagkaroon na siya ng anak or nakakita siya ng baby, parang na-activate yung part ng collective unconscious niya ng mga sinaunang mother, eh parang na ano niya, nada-download niya kumbaga yung archetype na yun or yung ano na yun, yung experience na yun, para magawa niya ng maayos yung pagiging ina, di ba? So walang nagtuturo noon. Kung may mga magtuturo, parang hindi naman, hindi lahat. Kasi may mga mother naman na, kunyari, lumakas silang walang mga nanay. Pero nung naging nanay sila, okay lang din naman. Diba? And yung mga experiences na yun, marami yan. Other than mother instinct, meron pang mga iba. For example, the experience, yung mga shared experiences natin or shared dreams natin of becoming heroes. Diba? Lahat tayo, we have that yearning, we have that instinct na gusto nating maging someone important, someone who can save the world, okay? O kaya who can save other people, who need saving, and so on. So yung experience na yun, ano yan, nasa unconscious natin yan. And once na nakikita tayo ng mga symbols, or ng mga images, or ng mga experiences na nagpo-pertain dun sa heroism na yun, like for example, yung mga superhero movies, no? Na-activate yun. Kaya parang we are rooting for that person. We are rooting for that fictional character. Kasi nga, we have that in our unconscious. So, na-activate yun. And then, kumbaga, ina-act out natin. So, that is how collective unconscious works. So, ang laman ng collective unconscious is yung mga archetypes nga. So, yung archetypes, ito yung mga symbols or images or storylines na parang na-pass down from our ancestors, kasi nga important sila sa survival natin. And naging ano sila, naging staple sila sa identity ng sangkatauhan. So central to Carl Jung's theory of the self is the concept of archetype. So an archetype is a universal thought form or predisposition to respond to the world in certain ways. So yun nga yung sinabi ko. We have these archetypes of being a mother, no? Alam natin kung anong ibig sabihin ng pagiging mother even without asking or someone telling us what a mother is. A hero, di ba? Alam natin kung ano yung pagiging hero. And then meron din tayong tinatawag na shadow, no? Yung shadow, this is the dark side of every person. Ibig sabihin ng dark side, ito yung hindi pinapakita ng mga tao. They're not necessarily bad, but kumbaga ito yung kabaligtaran naman ng persona. Yung persona naman, another archetype that represents our mask, yung pinapakita natin sa ibang tao kapag sila, pag kumbaga nakikipag-socialize tayo. So archetype, the archetype represents the hidden potentialities of the psyche or total personality. So for Jung, there are four major archetypes: persona, shadow, animus anima, and the self. So
The persona, again, this refers to the social roles that individuals present to others. Ito yung maskara natin because persona literally means mask. So, ito yung maskara ang pinapakita natin sa iba. Again, yung persona na yan is nasa collective unconscious yan. So, lahat tayo, may idea tayo na kailangan natin gumawa ng ating persona para makapag-function na maayos sa society. Di ba? Hindi naman pwedeng lagi kang honest. Kasi pag lagi kang honest, pwede kang mamatay, di ba? So, ayun. And then the shadow refers to the repressed thoughts that are unacceptable. This archetype is considered the dark side of the psyche. So, yung shadow, siya yung kabaligtaran naman ng persona. These are the... ito yung part ng self natin or part ng psyche natin na nandito lahat ng mga dark side natin. So yung dark side na to, it doesn't necessarily mean na bad side, okay? Dark side meaning, kunyari, yung persona mo is very, very bravado, yung parang sobrang confident, di ba? Persona mo yun, yung parang pag lumalabas ka, parang bandi mo yung dalan, bala, makanta, di ba? Anong bang Tagalog ng bandi mo yung dalan? You own the place. Parang ganun, di ba? So, sobrang confident mo. Then, your shadow is that yung self-esteem mo is mababa. Di ba? Kaya ka lang nagpo-put up ng persona para hindi malaman ng tao na deep down, meron ka mang insecurities na ayaw mong malaman nila. Di ba? Usually, ganyan yung mga tao, di ba? Yung mga nakikita niyong sobrang confident, sobrang yabang, deep down, alam naman nila sa sarili nila na meron silang mga insecurities. Kaya pag i-call out mo sila, yabang mo naman, parang naiinis sila. Nalala ko nung bata ako, may ganun eh. May masyado kong honest. Yan lang kalaro na matanda sa akin. Tapos ang yabang niya, yung parang pag naglalakad, gumaganon. Tapos lahat na lang, lahat na lang inaaway, ganyan. Tapos sabi ko sa kanya, yabang mo naman, sabi ko sa kanya. Tapos yun, sino sinabi mo yabang? Nilapitan niya ako. Tapos ako naman, tawakbo ako, maripas akong takbo. Siyempre, hindi naman ako, patpatin lang ako nun. Hindi naman ako magkipag-away, di ba? So, ayun. And I think sa mga, sa mga personal lives nyo din na may makilala kayong ganyan. No? May baligtad yung pinapakita nila sa ibang tao compared sa kung sino yung talagang nasa baba, nasa shadow nila. Di ba? So, yun. Do you have any questions or clear naman ba kung ano yung archetypes? Yes po. Okay. Yes po. Okay. Yes po. Ayoko masyadong mag-dig deep dito kasi baka pag nag-dig deep tayo, di tayo makaalis. No? Ito kasi yung favorite kong theory, yung kay Carl Jung. So the anima naman is the feminine side of the male psyche, while the animus is the masculine side of the female psyche. So si Carl Jung, naniniwala siya na yung mga tao is androgynous. What do we mean by androgynous? We have a male side, we have a female side. So ang mga lalaki, meron silang female side. So ang mga babae, meron silang male side. Yung anima ng isang isang lalaki, siya yung nag-allow sa mga lalaki to have emotions, you know, man, to become more feminine on their behavior, okay? Kasi hindi naman tama na lagi ka lang masculine, no? Yung lagi ka lang macho-macho. Agad namamatay yung mga yon kasi hindi sila umiiyak, no? Hindi sila nagsasabi ng problema nila sa ibang tao, hindi sila sweet sa ibang tao kasi nga yung male persona, kumbaga, masyadong stiff, masyadong parang kailangan lahat, pinoprotekta nila, kailangan lahat, inaaway nila or something. So, para mas maging healthy yung isang tao, kailangan niyang i-recognize yung kanyang anima, lalo na yung mga lalaki. No? Okay lang umiyak, wala namang problema sa pag-iyak, di ba? Wala namang problema na i-allow mo yung ibang tao na tulungan ka and so on. Sa mga female side, yung mga female naman, meron silang male side or masculine side, which is yung animus. So yung animus, ito yung nag-aalaw sa mga babae na maging assertive, no? Kasi, di ba, usually sa mga babae, they are very passive, very submissive, di ba? Pero syempre, hindi naman maganda na lagi kang submissive. Hindi naman laging maganda na oo ka lang ng oo sa mga lalaki. Kasi yung mga ibang lalaki ay basura talaga kung mag-act. So, pag kinatcall ka, yun, magiging aggressive ka sa kanila. Kasi nga, hindi tama yon. So, sabi ni Jung, yung aggression na yon, it's a manifestation of the animus. Okay? So,
animus and anima yung tawag, yung ano na yun, yung mga archetypes na yun. And then lastly is the self. This is the central archetype that unites all parts of the psyche. The ego is the individual's conscious perception of the self. So si self, siya yung pag yung mga main archetypes mo is nagsama-sama sila, no? Yung kabuuan ng archetype mo, yun yung tinatawag na self. Okay? You can imagine, wala kasing bandala dito. You can imagine archetypes as para silang mga puzzle pieces. Okay? So mga puzzle pieces sila na kailangan mong ipagdikit-dikit para magkaroon ka ng perception of the self. Kasi kung hindi sila dikit-dikit, kunyari, hindi mo recognize si shadow, di ba? Ang tendency si shadow, parang maiiwan siya. And pag maiiwan si shadow, hindi kompleto yung self mo. O kaya na, masyadong malakas si persona, parang hindi na totoo yung pinapakita mo sa ibang tao. Kasi nga, puro maskara na lang. Tapos naman, kung isa kang lalaki, hindi mo ni-recognize si anima, of course, iiyak. Hindi mo ni-recognize si anima, hindi ka magiging healthy as an individual kasi nga, you need the female side of you. Okay, and so on. And then meron din mga nagsasabi, no, yung mga, yung animus and anima, this somehow explains yung mga gender, ibang mga gender, kumbaga. Kunyari, pag lalaki ka, mas nagiging feminine ka pag masyadong malakas yung animo and so on. Although wala pang scientific evidence. So let's not dig deeper into that. But the point here is, dapat yung mga ano natin, yung ating mga archetypes, kumbaga, is united sila. Para pag naging united sila, yung sense of self din natin is united. And then pag united yung sense of self natin, yung ego natin is mas magiging siyang healthy. Okay? So it is important to recognize all of these archetypes within us and accept them as who they are and try not to ignore them. Okay? So in other words, we have many sides of ourselves, no? So we need to unify those different sides of ourselves in order for us to have a more complete sense of self. Okay? Gets ba? Yes po. Okay. Sige. Next, kay Sigmund Freud naman tayo, no? Okay, so hindi ko na i-discuss si ego and superego since na-discuss ko na siya nung first, yung philosophical perspective natin, no? So, ipupunta na tayo sa, ayan. So, Freud used the term ego strength to refer to the ego's ability to resolve the conflict between the three structures. So, to review, id is the child, no? Yung parang gusto lahat. Si superego siya yung adult na parang lahat bawal o kaya ito yung tama. And si ego naman yung siya yung nag-reconcile sa adult and child within us. Siya yung matured. Okay? So, parang ganun yung dynamics nila. So if this constant state of conflict is unresolved, personality problems may arise. So kapag sobrang malakas ni id or sobrang lakas ni ego and hindi masyadong makakeep up si superego and then hindi masyadong makakeep up si ego, then doon nagkakaroon ng problema. Kunyari masyadong malakas yung ano mo, yung konsensya mo, yung parang sobrang lakas ng konsensya mo, hindi ka na makagalaw. Di ba? Yung parang lahat na lang ginagawa mo mali. Tapos kung sobrang lakas naman ni id, parang masyado namang impulsive, di ba? Yung parang di ka na nag-iisip sa ginagawa mo. So lahat ng ginagawa mo is parang hindi maganda yung nagiging consequence. So mas maganda kung si ego, malakas siya. Para yung dalawang forces ng superego and ni id, kaya niyang ipag-reconcile. Okay, kung gaganyan din niya yung dalawa, papagbabanggain niya para magkasundo sila. Ngayon, kung hindi ganun kalakas si ego, doon nagkakaroon ng problem sa personality. So, sabi ni Freud na bubuo yung id, ego, super ego sa series of stages. So, hindi naman kapanganak natin may id, ego, super ego na tayo. So, nade-develop siya. And Freud called this stages or development stages as psychosexual stages of development. So it progresses through 5 stages: the oral, the anal, the phallic, latency, and the genital. So, familiar ba kayo dito?
Pinag-aralan niyo na sa website, di ba? Or hindi niyo pa? Yung sa ano po, sir? Prof. Edwan po. Prof. Edwan. So, ito yung parang... So, na-ano niyo na to? Na-pag-aralan niyo na? Konti po, sir. Konti. Oh, sige. Explain ko pa din, no? So, oral, anal, and phallic latency and genital stages. These are the psychosexual stages of development ni Freud. So, parang meron kasing ano si Freud na conception na yun nga, hindi agad-agad may superego, hindi agad-agad may ego. Ang una daw lumalabas si id. Okay? And discuss natin kung kailan and paano ba lumalabas yung mga structures na yan. So, each of these stages is associated with conflicts of that the individual must resolve so that he or she can successfully forward to the next stage. So, Freud also believed that each stage has needs and dissatisfaction of needs may result in fixation, which could have lasting negative effects on personality. So, the first stage is the oral stage, which lasts from birth up to first year of life. So, during this stage, yung mga babies daw, they derive pleasure from oral activities. So, kung mapapansin nyo, yung mga baby, pag meron silang nahahawakan, anong ginagawa nila? Kinakain nila. No? Bakit ganun? Kasi nga, meron tayong yung kasing isa pang concept ni Freud is yung tinatawag nating libido. And yung libido, ito yung parang isa sa mga primary motivate or primary forces natin sa psyche natin na parang ito yung nagko-compel sa atin to move, di ba? And yung libido na to is lumilipat-lipat siya ng focus. Sa, kumbaga, lumilipat-lipat siya ng kung saan natin siya nararamdaman. So, sa birth, sa mga babies, yung libido is nasa mouth part. So, lahat ng gusto nating maranasan or parang nag-curious tayo, eh, nagde-derive tayo ng pleasure by eating them, no? By sucking or biting them. So, dito, parang gusto nating i-please yung sarili natin pag ginagawa natin yun. Yun nga lang, overindulgence of the oral needs may lead to oral incorporative personality disorders such as overeating, smoking, and alcoholism, while dissatisfaction may lead to oral aggressive personality such as sarcasm and tactlessness. So, kapag daw masyadong na-indulge yung oral needs natin, pwede siyang mag-lead into personality disorders such as overeating and smoking. So, parang gusto natin lagi tayong minilalagay sa mga bunganga natin. Pag nasobrahan tayo sa pag-please sa oral stage, ang tawag din is oral fixation. No? Na-fixate yung ating psyche, no, nung lumalaki siya, parang hindi na siya nag-move on sa oral stage. Parang forever siya nasa oral stage. Kaya lahat na lang kinakain, lahat na lang nilalagay sa bunganga, and lahat na lang parang gustong i-devour lahat. Both literally and figuratively. So yung mga oral personality, they are more likely to become greedy, no, sa buhay, no, greedy sila sa mga kaibigan, sa trabaho, sa power, and so on. Pero hindi nila masasatisfy yung needs nila na yun kasi nga parang na-overindulge sila nung bata sila dito sa oral stage. And then dissatisfaction naman, no, kung kulang naman yung pagsasatisfy sa oral needs natin, it can lead to oral aggressive personality disorder such as sarcasm and tactlessness. So sarcasm yung alam niyo na may mga sarcastic. Yung, ang hirap i-explain ng sarcasm, no? Pero alam ko naman na gets niyo yan. Basically, pag meron kang sinasabi na di mo naman mean, yun yung sarcasm, eh. You say something that you do not mean and you exaggerate it. Okay? And then tactlessness, yung parang walang, kumbaga, hindi pinag-isipan yung sinasabi. Putak lang ng putak. Okay. So that is the problems that we will develop if hindi natin masyadong yung oral needs natin. Okay? And then the second stage is yung anal stage, which occurs around the second year of life. By the way, sa oral stage,
hindi nasabi dito, pero oral stage ang nandito lang yung si id, no? Walang, hindi pa lumalabas dito si superego. Id lang lahat ito. So, ayan. Kaya nga si id, diba, gusto niya lahat. Kinakain niya lahat sa kanya. Lahat lahat gusto niya ma-experience niya. Yung parang wala siyang iniisip, diba? Kaya oral stage is the manifestation of id. And the next stage is the anal stage, which occurs around the second year of life. During this stage, the child derives pleasure from elimination of body waste. So yung libido or yung sexual, yung erogenous zone na sinatawag ni Freud, from mouth, mapupunta sa anus, okay? Sa puwet. So through toilet training, the child learns the basic rules of society. So ito na yung budding ng superego. Dito na lumalaki si superego, pero hindi pa nag-exist superego. Parang yung konsepto ni superego dito na lumalabas. So anal fixations can lead to anal retentive disorder, such as obsession with cleanliness, or anal expulsion personality disorder, such as clumsiness. So yung mga, kung natatandaan nyo, meron kayong mga toilet training, di ba? So yung mga taong or yung mga bata na masyadong na toilet train to the point na parang pinipigilan nila lagi yung pagtain nila, sila yung nagkakaroon daw ng anal retentive personality disorder. So yung anal retentive personality disorder, sila yung mga OC na tinatawag. Yung parang gusto nila malinis, gusto nila lahat on order and so on. And then anal expulsion naman, sila yung mga clumsy, sila yung mga burara. Kumbaga, parang kahit pa paano na lang. Expulsion niya. Yung parang wala silang control. Kumbaga. But the thing about this is, same with oral stage and same with other stages, medyo yung mga fixations na to, they are questionable sa kanilang legitimacy. Kasi dami kong kilala na very, anal retentive sila in terms of their development. Pero nung lumaki sila, napaka-disordered nila. I mean, magulo yung gamit, magulo yung buhay, magulo yung ano. Then meron din naman ako na parang go lang ng go sa pagtayo nung bata sila. Pero hindi naman sila clumsy, hindi naman sila disorganized. Diba? So, hindi lahat siguro. Ganti yung inaano. No? Pero as you can see, dito parang nagde-develop na si superego. Kasi dito na natin nalalaman yung basic rules ng society na di ka pwedeng tumae kahit saan. Diba? So, dapat meron kang toilet na tataihan. So, medyo lumalaki na si superego dito. Wala pa si ego. Kasi nga, diba, nung bata tayo, wala naman tayong sense of self. Di nga natin naalala kung ano ginawa natin nung 2 years old tayo, diba? And then, the third stage is the phallic stage that usually occurs around ages 3 and 6. So, children during this stage derive pleasure from examining, touching, fondling, or displaying their genitals or others. So these behaviors are likely motivated by curiosity on the difference between the anatomy of man and woman. So sa phallic stage naman, from anus, pumupunta na siya sa yung erogenous zone natin is napupunta na sa genitals, no? So sa mga males sa penis and then sa mga females sa vagina. So, yung ages 3 and 6, dito na sila nagiging curious, no? Di hinahawakan nila yung mga sexual organs nila, not sexual gratification, kasi bata tong mga to, no? Ang alam lang nila masarap gawin 'yon. 'Di ba? Kaya nga mapapansin niyo yung mga batang ages 3 and 6, they are really doing that. They are really touching themselves. And yung mga magulang or yung mga caregivers nila is parang na-awkward and then tapos babawalan nila. Diba? Uy, huwag mong gagawin yan. Masama yan. Diba? So pag nasobrahan sila sa ganun, no? Yung laging masama yung ginagawa nila, nagkakaroon sila ng problem sa sex. Kasi nga, parang feeling nila, if they experience pleasure, that is wrong. No, kung sobra yung pagbabawal, ang tawag doon, nare-repress sila. Nare-repress yung sexual curiosity nila. No? Nakakatawa lang kasi sa mga bata, wala namang mali siya yun. Nagkakaroon lang ng mali siya sa mga matatanda. So, ang nagiging problem is, nagiging uncomfortable yung mga matatanda. Tapos, dinadamay nila yung mga bata sa uncomfortability nila. No? Pwede naman, bawalan yung mga bata na gawin yun in public. Pero, kumbaga, wag nating sabihin masama 'yun. 'Di ba? Pwede naman natin sabihin na
parang hindi siya ano sa kumbaga hindi in privately kausapin mo yung bata na dapat hindi niya gagawin yun in public. Yun lang, 'di ba? Wala nang iba, wag niyo yung gagawin in public, 'di ba? Kasi hindi siya appropriate, no. Kaya wag nating sasabihin masama yung bata dahil ginagawa niya yun. Okay? Kaya nga nagkakaroon ng conflict sa sexuality kapag masyadong binawalan yung kumbaga masyadong binigyan ng mali siya yung ginagawa ng bata, 'di ba? Okay lang kumbaga okay lang naman bawalan basta wag lang lagyan ng mali siya sa bata. Kasi ang mali siya nanggagaling lang sa matanda. Agree ba kayo doon? Or ako lang? Na-awkward na kayo. Nasa awkward part na tayo ni Freud kasi. Oh, sige. So, sex curiosity will remain high during the elementary years and children tend to ask questions with regard to anatomical structure, sex, and how babies are made. So, during this stage, parents and teachers need to properly educate their children about sexuality. Fixation at this stage may lead to abnormal sex behaviors in later life. Ito yung sinasabi ko nga kanina. Dito rin kasi sa stage na to nagiging curious yung mga bata. Paano ba nagawa yung mga bata? Diba? Bakit magkaiba kami ng structure ng kalaro ko na babae kumpara sa akin na lalaki? Anong meron? Diba? And then again, dito nagkakaroon ng shortcomings yung mga matatanda kasi they fail to explain properly kung ano ba yung nangyayari, ano ba yung meron, bakit magkaiba sila. Kasi nga, na-awkwardan sila. Katulad ng pagiging awkward natin ngayon. No? Na-awkwardan ba kayo pag pinag-usapan to? Medyo, sir. Oh, di ba? Bakit ganun? Kasi hindi siya normalized. Walang sex, walang proper sexual education dito sa Philippines. Walang proper, I remember, mas natutupa ako sa internet kaysa sa mga, sa ano. Ang problema kasi sa internet, free for all, di ba? Hindi lang naman yun yung makikita mo, madami pang iba. So, mas importante namang gagaling na sa mga magulang or sa mga teachers yung sexual education. Diba? Yung problema kasi yun nga, nagkakaroon ng malaking mali siya. And siyempre, mga matatanda, nung bata din sila, pinibigyan din sila mali siya ng mga matatanda na kapag pinag-usapan yun, mali yun. Diba? Bawal, tabu. Diba? Pero in reality, sooner or later, gagawin din naman nila yun. Bakit hindi pa sila educate ngayon? Diba? Kaya kayo, pag nagkaanak kayo, huwag niyo sasabihin yung bulaklak tsaka yung, ano ba yung pinagsasabi ng mga matatanda? Bulaklak tsaka tutubi. Tutubi ba? hindi ko alam. No? Basta hindi ganun dapat tinuturo ang sexual education. Kasi nga, pag na-repress yung bata, na-curious yun bigla. After ilang years lang, ayun, gagawin niya yung deed. Tapos dahil hindi siya aware na kapag pinasok mo ang penis sa vagina at lumabas yung semen habang nagsa-sexual intercourse sila, ay pwede siyang mabuntis. Kasi sinabi ng partner niya, tayo tayo para hindi ka mabuntis. Pag nakatayo kasi, bababa yung semen. And so, hindi nag-aaral ang physics eh. Di ba? May pressure yun. So, ayun. Yun yung nagkakaroon nga ng abnormal sex behaviors in later life. Kasi nga, na-repress yung curiosity, na-repress yung knowledge, naging tabu siya, naging mali. And alam naman natin, masarap gawin yung mali, di ba? And pag hindi mo na recognize yun, maraming mga problema ang mangyayari sa atin. Okay? And then the fourth stage is the latency stage which lasts from 7 to 12. Buti dito hindi pinag-usapan yung ano? yung Oedipus complex. Huwag na natin pag-usapan yung Oedipal complex, baka lalo kayong maano dun. So sa fourth stage, this is the latency stage which lasts from 7 to 12. At this stage, sexual energy is repressed because children become busy with school. So pag nag-grade 1 na yung mga yan, titigil na sila sa kanilang mga sexual curiosity. Kasi nga, busy na sila sa pag-aaral. So kumbaga yung libido nila, nalalabas na nila sa pag-aaral nila. Kasi libido is energy eh. So yung energy na yun, nagagamit nila sa pag-aaral nila. So the last stage is the genital stage which starts from adolescence to adulthood. So during this stage, yung pleasure is mapupunta ulit sa genital area and individuals seek to satisfy their sexual drives from sexual relationships. So sexual problems may result as a consequence of inappropriate sex behavior. And inappropriate sex behavior usually come from the phallic stage. Okay? So, mas maganda na educated yung mga bata as early as
as early as 3 years old to 6 years old. Marami mag-ano dito magtataas ng kilay ng mga parents, so baka may mga parents na nakikinig dyan. Pero it's scientifically or na-prove naman, di ba, na may mga documentation naman na mas pag yung mga bata is naintindihan naman nila kung ano yung sinasabi mo pag 3 to 6 years old na sila. Diba? Naintindihan nila. Alam nila yung nangyayari sa mundo. May madalas kasi yung nangyayari sa mga matatanda. Minamaliit nila yung mga bata. Kala nila pag bata, hindi alam yung nangyayari. Alam nila. No? Innocente lang talaga sila. Hindi sila mamalisya katulad ng mga matatanda. Kaya as much as possible, be honest with kids. Because kids know. No? They know what they're doing. Kids, they understand. And if you put in lies on their brain, of course, yung mga lies na yan, feeling nila tama yan paglaki nila. Kaya, ayun, ano mangyayari? Dahil di nila alam na mali yung sinabi mo, gagawin nila. Diba? Kala nila, kumbaga yung sexual activities is something bad. And then, syempre, pag something bad, gusto nilang gawin mas lalo pa nilang gustong gawin yun. And so on. Kaya, ayun. Having children is very hard, no? Very difficult. Kaya nga, ayoko muna. So, do you have any questions so far sa ating ano, sa ating discussion about kay Freud? Wala po. Nan po. Na, ayaw niyo na, no? Iwan na natin, sir. Masyado siyang ano. Wala pa yan, actually. Ano pa lang yan. Patikim pa lang kay Freud yan, no? Pero hindi naman kayo psychology major, so kahit yun lang muna yung malaman nyo. Kasi yung mga iba din naman, hindi na sila gaanong scientifically accurate. No? Yung mga ibang concept ni Freud, hindi na sila, kumbaga, yung legitimacy nila, in question sila. Even yung personality disorders na makukuha mo, once na hindi mo na-satisfy yung mga needs mo, hindi gaanong ano yun, hindi gaanong nag-hold up sa scientific scrutiny. On the other hand, si Erikson, no, yung kanyang theory of understanding the self is improvement, kumbaga, sa ano ni Freud. Kasi si Freud masyado siyang nag-focus sa sex. Si Erikson sabi niya, wag na tayo mag-focus doon, guys. No? Iba naman. Hindi naman yun yung one-all, be-all ng development. Although, syempre, malaking part ang sexuality. Pero hindi lang naman sexuality ang nagde-develop sa self. Yung nag-i-include dyan yung mga values, no, yung mga skills and abilities and whatnot. So, si Erik Erikson, I think, napag-aralan niyo na rin siya sa Prof. Ed ninyo. So, another important aspect of self-understanding involves a view of identity, development of the self. So, sa theory ni Erikson, adolescent stage is a period of identity development. So, identity formation is usually viewed as a process that requires adolescents to distance themselves from the strong expectations and definitions imposed by parents and other family members. So to achieve individual identity, one must create a vision of the self that is authentic and having hold of one's destiny in an effort to reach goals that are personally meaningful. So yung individual identity para kay Erikson is the ability to choose for yourself, no? Choose for yourself without being too attached sa expectations ng ibang tao, especially sa expectations ng magulang ninyo. Okay? Which is a bit hard, lalo na sa Philippines because we are very sociocentric, as I've mentioned. So Erikson's theory proposes that individuals go through 8 psychosocial stages. So while Erikson believed that each stage is important, he gave a particular emphasis on the development of the ego. So si ano, si Freud, no, parang unti-unti, di ba? Id muna, tapos si superego, and then si ego. So si superego, nagde-develop siya sa phallic stage through Oedipus complex na hindi na natin di-discuss. And then si ego, mabubuo siya kasabay ng superego sa phallic stage. Okay, parang silang dalawa yung lalabas, si ego and superego. And then, kay Erikson naman, wala siyang pakialam sa id, wala siyang pakialam sa superego masyado. Ang pakialam niya lang is yung ego. So, actually, ego strength came from Erikson's theory. No? Or yung mga neo-Freudian na tinatawag, yung ego strength. Walang sinabi si Freud na ego strength.
So the ego is the positive force that contributes to the identity formation and lay foundation of the strengths for certain strengths and virtues in life. So each stage consists of developmental tasks that one needs to accomplish in order to develop successfully. So the person experiences life crisis which could have negative consequences if not properly resolved. So yan. Ito yung mga psychosocial stages of development according kay Erikson. So 0 to 18 months, so kapanganak hanggang 1 year old, eh yung ano natin, yung crisis natin is trust versus mistrust. So paano ba nagma-manifest yan? So kapag bata kasi tayo, pag baby tayo, helpless tayo. What do you mean by helpless? Wala tayong magagawa. Hindi tayo pwedeng maglakad, no? Hindi natin pwedeng pakainin ang sarili natin. Meron na ba kayong nakitang baby na kapanganak, tumayo, tapos kumain ng kanin? Wala pa, di ba? So, ang ano natin, ang predicament natin is kailangan nating magtiwala or hindi magtiwala sa mga caregivers natin. Di ba? So, paano natin ginagawa yun? Pag-iiyak tayo. Gusto nating pag yung mga bata, 'di ba, yung mga baby, umiyak sila lagi. Yun lang kasi yung way of communication nila with their caregivers. So caregivers can be mothers, can be other people. So if ang baby umiyak siya and then ang parent is agad nandyan para bigay yung kailangan niya, yung bata is nagkakaroon siya ng trust. Okay? Nagkakaroon siya ng trust noon, 'di ba? Pag isang iyak lang, nandyan agad. So, parang isang call lang, sagot agad si nanay, di ba? So, pag ganun lagi yung nangyayari, nagkakaroon ng tiwala yung baby sa mundo. Okay? Nagtitiwala siya sa mundo na lahat ng kakailanganin niya is ibibigay ng mundo. And as you can see, kapag nasobrahan ka naman sa trust, hindi din maganda. So, yung mga crisis na to, dapat hindi sila mag, kunyari, trust versus mistrust. Dapat trust lang, hindi. Dapat nasa gitna. Kasi kung hindi sila nasa gitna pero nandun sa positive side ng konti. Kasi kung masyado ka nagtitiwala, eh, hindi mo din maganda yun. Ang tawag sa inyo, uto-uto. Diba? So, as a parent, dapat i-balance yung trust tsaka mistrust ng bata. Diba? Yung most of the time, inaano mo, binibigay mo yung need niya. Pero minsan, may mga time syempre na hindi mo mabibigay yung needs niya. Especially kung sumosobra na siya. Diba? So, ang virtue na madedevelop natin dito is hope. No, kapag nadbalanse natin si trust and mistrust. May trust tayo na some things will go well, but at the same time, hindi pa nag-go well as of now. Okay? And then 18 months to 3 years, ang virtue dito is yung will. And crisis is autonomy versus shame and doubt. So autonomy versus shame and doubt, di ba pag 0 to mga 1 to 3 years old, dito na sila naglalakad, dito na sila tumatakbo, di ba? O kaya dito na sila parang, yung kumbaga yung kanilang motor skills is very developed na. And then may mga bata na, alam mo yung bigla na lang tumatakbo tapos hindi mo alam kung nasan sila and so on. So may mga magulang na parang kapag naglalakad na yung bata, parang lagi na lang nilang pinapagalitan, no? Lagi na lang. Hindi nila inaallow na maglaro yung bata. Hindi ko likod mo. Ganun, di ba? And kapag nangyari yun, no, parang lagi silang napapagalitan. Eh. Parang nagkakaroon sila ng shame sa sarili nila. And nagdududa sila kung kaya ba nilang gawin yung mga gusto nilang gawin. Kasi nga, pinapagalitan sila. Di ba? Hindi sila nagkakaroon ng autonomy pag ganun lang yung nangyari. And then yung ibang bata naman, hinahayaan lang sila. So autonomous sila. Yung parang kung anong gawin nila, hahayaan lang. So again, dapat balance yan. And pag nabalance yan ng mga bagulang, no, magkakaroon ng will yung bata. Magkakaroon siya ng willpower. Na alam niyang kaya niyang gawin yung gusto niyang gawin. No? Or kaya niyang magawa yung mga bagay-bagay. Yung gusto niyang gawin, magde-develop pa lang yan sa 3 to 6 years old. Which is yung purpose. Yung gusto niyang gawin. Initiative versus guilt. So sa initiative versus guilt, dito na kasi parang may awareness yung bata sa mga roles niya sa buhay. No? I mean, di naman roles niya talaga, pero nagkakaroon na siya ng idea na pwede siyang magkaroon ng role niya sa bahay or sa society. So dito nag-uumpisa yung mga bata na parang nagwawalis sila, no? Kukunin nila yung mga bagay-bagay, tapos paglalaroan nila, kaya meron silang, yun nga, yung parang hindi, kumbaga, very masipag sila during this ano kasi nga meron silang initiative,
No, nagde-develop sila ng initiative. Now, kung yung magulang shinut down again yung initiative, kunyari nagwawalis yung bata, pero syempre dahil bata hindi maayos ang pagkakawalis, pinagalitan pa. 'Di ba? So, yung initiative ng bata na yun is magto-turn into guilt. Kasi kumbaga parang wala siyang purpose. Mali pala yung ginagawa niya, walang kwenta yung ginagawa niya. So, magkakaroon siya ng guilt. Okay? So, dapat hindi ganun. Dapat i-allow mo yung bata, di ba? I-allow mo na magkaroon siya ng initiative. Kasi pag wala siyang initiative, hindi magkakaroon ng hindi siya magkakaroon ng purpose in life, no? Parang lahat, feeling niya lahat ng ginagawa niya is mali. Okay? So, same, almost the same with autonomy versus shame and doubt. Although sa autonomy versus shame and doubt, more on the action lang, no? Another example kasi ng autonomy versus shame and doubt, yung kapag kumakain yung bata, di ba? Makalat. Diba? Hayaan mo lang siya maging makalat. Kasi kung hindi siya maging, kumbaga kung pipigilan mo siya tapos susubuan mo lang, so hindi na siya autonomous nun. Kasi, masyadong in-spoil. Diba? And then, 6 to 12 years old, dito na nag-ano yung industry versus inferiority. Diba? Kasi school age na to. Sige lang, no problem. So, dito sa age na to, parang school na, di ba? Meron ng competition, kumbaga, sa mga kaklase and all. So, kapag na-realize ng bata na yung kasipagan niya is nagbubunga ng maganda, for example, kinokompliment siya ng mga teachers, kinokompliment siya ng mga kaklase niya kapag meron siyang ginawa, then madedevelop yung industry niya. Masisipag siya. Now, kung baligtad naman, tinatrash talk siya ng teacher, no? Nangyayari 'yan, 'di ba? May mga ibang teacher na very ano ba yung term? Trash talker ba? Hindi naman 'yun, yung parang inaano nila, sinashame nila yung mga bata for trying, 'di ba? So, ang mafe-feel ng bata na is inferior siya, 'di ba? Pag na-feel ng bata na inferior siya, then of course hindi na siya magiging competent. Yung feeling niya, yun nga, hindi siya hindi siya smart enough, hindi siya confident enough, and so on. Pero syempre, dapat balance lang. Kasi kung masyado mong pinipraise yung bata, no, baka akala niya, siya na yung pinakamagaling na tao sa buong mundo. So, dapat balance lang ulit. So, competence yung makukuha natin kapag nabalance siya. And then, 12 to 18 years old, ito yung pinaka-highlight, no, ng psychosocial stages ni Erikson. So this is identity versus role confusion. So sa teenage years natin, dito na tayo naghahanap ng identity natin, di ba? So yung identity natin, we can, pwede nating makuha yan from our peers, from our parents, and even from ourselves. Now, nagkakaroon tayo ng role confusion kung masyado nating magkakaroon tayo ng parang dilemma, sino bang susundan natin, sarili natin or ibang tao. Anong gusto nating maging, yung gustong maging ng yung gusto ng society from us or yung gusto nating mangyari para sa atin. So, sabi 12 to 18 years old yan, pero some are even extending up to 20 to 25 years old. No? So, identity versus role confusion yan. And once na nakuha natin or nabalanse natin yung dalawa, then it will lead to fidelity. So, we know who we are. And then next is yung 19 to 40, intimacy versus isolation. So dito na tayo dahil kilala na natin yung sarili natin, we want to share our identity with other people. So intimacy, dito yung love, di ba? Ngayon, kung nag-fail ka sa identity mo, wala kang identity yung isi-share sa iba, mataas ang tendency na hindi ka magkakaroon ng jowa. So mag-isolate ka. Okay? But of course, dapat balance pa rin, no? Kasi kung masyado kayong intimate ng partner nyo, wala nang space para sa development ng self-identity, then it will become toxic. Okay? So, dapat balance lang yung intimacy versus isolation. And then next is yung adult, middle adult na. Huwag kayong mag-alala hanggang 40 years old naman yan. Kung wala pa kayong jowa, may oras pa kayo. Okay? And then pag 40 to 65 years old, this is the old age, no? Generativity versus stagnation. So dito, dahil old age, hindi yung old age, pag middle age ka na, yung parang nagawa mo na yung dapat mong gawin, no? So meron ka ngayong option kung yung bang mga nagawa mo or yung mga susunod mong gagawin is for the next generation ba? Or mas stagnate ka lang and mag-focus ka lang sa sarili mo. Kasi nga, matanda ka na, marami kang pera, so dapat
yung sarili mo muna yung uunahin mo. So nagkakaroon ng problema dito kapag meron kang problema sa intimacy tsaka sa identity. Kasi mag-stagnate ka. Kumbaga, kung hindi mo na-establish identity mo and wala kang love, diba? Parang hahanapin mo yun. Dahil hahanapin mo yun, sarili mo muna yung iisipin mo, hindi yung next generation. Okay? And then lastly is yung 65 years old and above, which is yung ego identity versus ego integrity versus despair. So ego integrity versus despair, kasi pag old age na, dito na nag-uumpisang namamatay ang mga kabatch natin. Dito na nag-uumpisang bumabagal yung cognitive tsaka physical abilities natin. Dito na tayo basically namamatay. And death is something that is a cause for despair. So magkakaroon ka ba ng despair or magkakaroon ka ng ego integrity na hindi ka mag-fall into despair, na i-recognize mo na meron ka mga achievements, i-recognize mo na meron ka mga natulungan mo yung next generation, i-recognize mo na yung identity mo is still intact despite all of things that are falling apart. Diba? So 65 years old, dito natin maano yung wisdom, the virtue of wisdom. Once we recognize that we are dying, and then at the same time, we somehow made a difference in our life. Okay? So again, itong mga crisis na to, pag hindi mo na-solve yung una, mahihirapan kang isolve yung susunod. Kaya for example, sa trust versus mistrust, hindi mo siya na-resolve na maayos. Most likely, hindi mo ma-resolve na maayos yung autonomy versus shame and doubt. Okay? And medyo mahirap siyang balikan. No, lalo na yung mga childhood years, kasi nga childhood yan. Kaya importante talaga yung proper child rearing, no, yung tamang pagpapalaki sa mga anak, kasi hindi mo mababalik ang childhood. At least naman sa identity versus role confusion, pwede kang mag-extend dyan. Diba? Pwede kang open time yan, eh, diba? Wala naman time limit ng identity versus role confusion. Although syempre, mas maganda kung ma-resolve mo siya agad para meron ka ng agad jowa, no, na matino. Kasi nga, kung di mo kilala sarili mo, eh, mag-aaway ko lagi ng jowa mo. For sure yan. Okay? Kaya yun, yung sabi ko nga, childhood is very important. Kaya pag magkakanak na kayo, siguraduhin nyo, marunong kayong magpalaki ng bata. Kasi pag hindi nyo sila napalaki ng maayos, ayan, malaking problema ang mangyayari sa kanila. And even sa'yo. Kaya ako, ayoko muna. Kasi feeling ko hindi pa ako ready na maging ganyan ka hands-on sa mga batang paslit na parasite. Parasite yung mga bata, eh, di ba? I mean, yung mga children, kasi you give them resources and then they give nothing back. Yung cuteness lang nila, di ba? Unfair. Anyway, so that's it for our self in the psychological perspective. Do you have any questions or clarifications? Wala po, sir. Wala naman. Sige. So, it's already 8 a.m. and I will end the recording.